Hello mga inday, mga dudong! Hello mga inday! Yan na, good evening. Good evening kasi mag-alas 7 na ngayon ng gabi. So nag-film ako mga inday, mga dudong na ito yung first night na wala si dudong ninyo. Tapos hindi pa siya tumawag mga maninay. Ano na, 3 hours na mga maninay yung pag-alis niya. Hindi pa rin siya tumawag hanggang ngayon mga maninay. So inaantay ko yung tawag niya kasi sabi niya, ano daw, pagdating niya doon is tatawag din siya agad sa akin mga maninay. So hanggang ngayon is hindi pa tumawag. Okay lang, aantayin ko siguro hanggang mamaya alas 10 ng gabi or ano, kasi baka nagtrabaho din yun, kasi sabi niya pagdating niya daw doon mga maninay magtrabaho siya agad, kasi nga di ba nakita niyo yung pag ano natin, last vlog natin, nakabihis na siya ng pangtrabaho. Wait lang mga maninay, alam niyo yung bedsheet parang magka-terno dito sa akin damit. Ito yung ano, regalo ni mama kay Dudong, native ano, native clothes, native, sabi, basta native mga maninay. Ito yung mga ano doon, mga nitibo sa Agusan Mars mga maninay. Ito yung kasagaran mga ano nila, mga damit-damit. So yes, balik tayo doon kay Dudong. And yeah, mayroon din ako nabasa ngayon mga maninay na message doon sa aking Facebook page. Hindi kasi ako palagi doon mga maninay. Hindi ako nagbubukas ng mga messenger sa Facebook page or hindi. Madalan lang talaga day. Pero lalo na pag i-chat nyo ako ng mga hindi magaganda, mas lalong hindi ko yan bubuksan mga maninay. Mas lalong ganyan. So mayroon ako nabasa doon mga maninay na magbabayad daw sila ng $4,000, tapos ganito ganyan, tapos kukunin daw yung number namin dito, number ko daw mga maninay kasi doon daw kami mag-usap. Tapos ang sabi niya doon mga maninay, mag-ano lang daw siya, i-advertise ko lang daw yung Nestle, mga advertise daw mga maninay, i-flex ko lang sa Facebook ko or sa YouTube ko. So ito mas English siya day, ito yung masasabi ko, hindi ako basta-basta mga maninay magbibigay. Okay, nangangailangan ako. Hindi ako magpapaipokrita dahil nangangailangan ako ng pera. Pero kailangan ko yung secured. Kailangan ko yung ano namin mga maninay, safety. Hindi, ngayon mga maninay, nakakatakot ng magtiwala talaga mga maninay sa social media. Lalo na magsabi, ano, bibigyan kita ng $4,000, tapos i-ganito mo lang to, i-advertise mo itong ganito, ganyan, tapos i-send mo sa akin yung information mo, i-send mo sa akin yung number mo. Dito kasi mga maninay, yung mga number kasi namin dito, nakakonect yan lahat-lahat, mga banko namin, basta lahat yan mga maninay, mau-open mo yan, tapos i-connect mo muna dun sa mga number mo. So nakakatakot yung ganyan mga maninay. Sorry sa nag-message sa akin, sorry, pero hindi ako, kahit number lang yan mga maninay, hindi ako magbibigay. Depende na lang din siguro mga maninay sa mga solid supporters ko, and then yung mga nakilala ko na video call ko na, yung ganyan mga maninay. Kasi mayroon mga subscriber mga maninay nagpapadala sa akin, bino-video call ko muna talaga, inano, kino-confirm ko muna mga maninay. Pero yung ganyan na parang ano lang mga maninay, yung parang nakakaano na babayaran ka agad-agad, tapos makikipag-talk daw siya sa akin doon sa WhatsApp, and then bigay ko daw yung information ko. No, hindi ako. Tayo mga maninay, of course, meron tayong pangangailangan, pero isipin muna natin bago natin gawin, bago natin ibigay yung information natin, lalo na tayo dito sa social media na nagtatrabaho mga maninay. Mahirap na mga maninay, kahit nga yung iba hindi nagtatrabaho sa social media, yung iba mga maninay ini-scam through to Gcash, 'di ba? Ganyan. Meron ako nakitang video, naiyak ako dai kasi yung pera na yun is pangbayad niya sana sa pagpanganak niya. 3,000 lang yun dai ha, 3,000. Hiningian siya ng Gcash kasi kailangan daw ganito ganyan. Kayo wag kayong agad maniwala lalo na pag-involved sa pera mga maninay. Pero bago yan, labas muna ako kasi maninirado na sana ako dito mga maninay. Kaya lang, na-open ko bigla yung message, isi-share ko lang sa inyo. But yes, ito yung aming ano, dito, alas 7 na ng gabi dito mga maninay, ganyan pa kaliwanag doon sa baba. Ayan. Tapos na din akong kumain. Mayroon ako dito, magkain ako mga maninay ng okra, talong, itlog. Hindi ko na fennel mga maninay. So, dito is dito sa labas natin kasi mamaya maninirado na ako dyan mga maninay. Isarado na lang natin din. Ibuksan natin itong Apolinario Mabini mga maninay. Maninirado na ako dahil. Maganda yung hangin actually kasi medyo malamig. Ganyan. Sana bukas hindi uulan mga maninay para makaano pa ako, makapag-walking pa ako kahit 30 minutes lang. So ayan na yung Apolinario Mabini mga maninay. Nakulang na lang dahil yung ano mo. Hey, simba ko. Tapos dyan ako higa. Hindi ako mag-off. Hindi ako mag-o-off nitong Apolinario Mabini mga maninay, oh, 'di ba? Diyos mo, magkulang na lang kandila, resimpa ko, Jesus. Sorry.
So, ganyan mga maninay. Hindi ako magbubukas kasi natatakot. Pero dito naman sa bahay na to mga maninay, hindi ako masyadong ano, hindi ako masyadong natatakot. Doon sa kabilang bahay, doon ako takot yung last naming apartment. And then, ito yung ating ano dito sa sala. Inayos ko dyan. Tapos, ito sana yung aking kakainin ngayon mga maninay. Ayan, hindi ko pa pala ito nalagyan ng ano, ng tabon. Tapos, ang tawag nito day, wait lang. Nagtalong lang ako ng okra, yung binili ko last na okra mga maninay. Nag-ano na din ako, nag-half bath na din ako. Bala ko sana mag-sauna, pero sabi ko, ako lang mag-isa. Bukas na lang, dahil pagkatapos bukas, mag-ano ako, magsasauna ako. Pag wala na akong bisita, magsasauna ako kasi magpapapawis tayo kasi nakatain tayo ng pangmalakasan mga maninay. Ayan, siguro ilaboy, itapon ko na yung cake ni Dudong mga maninay. Kasi si Dudong lang naman yung mahilig kumain ng cake. Tatabunan natin ito. Itong, ano, tiil to ng baboy. Ah, napaka-helpful nito mga maninay. Nabili ko ito doon sa, ano, sa Shein. Kung tamad ka mga hindi, mag-cover-cover doon sa, ano, ito yung bilhin mo. Iganito mo lang siya, o. Oh. Ano, 100 pesos mga maninay is 1 euro lang siya. So, iganyan mo siya, and then, i-cover mo sa, ganyan, o, oh, di ba? Easy lang siya mga maninay. So, wala tayong kasama dito. Halo! Yun yung kwarto natin. Napakamingaw day. Pag wala si Dudong, wala akong kaano, wala akong kakulitan, wala akong kakuanan. Off ko ito. Tapos, magano lang ako. Baka mag-edit ako, pero patamad man ako. Buksan lang natin dito mga maninay para papasok yung hangin. Ayan. Ang gulo-gulo dito mga maninay. Kasi alam nyo ba, ito yung nilagyan ng ate. Hala, kinuok ko. Lumupad pala itong mga... Lumipad pala to day. Hindi ko kasi nabalik doon. Ah, ito yung ginawa ni Dudong kahap, kagabi day. Ay, nako. Pagdating na ni Dudong, sana hindi mo na mag-message yung ano na kukunin yung package natin mga maninay. Kasi pag mag-message siya na wala pa si Dudong, himpas, paano ko yan ikuan? Paano ko to i-cover? Eh, hindi pa yan ni Dudong na-cover mga maninay. Dito ko muna to. And then, dito natin to sa labas. Ay, dito natin sa lagayan ng mga tawid. Itong ating tawid. Ibalik ko na dito. Bukas maglalaba ako lahat. Ito yung order ng mga maninay sa Manila na palaging mga daot. Ayun ko sa kanya. Palagi siyang nag-ano sa Timo, nag-order sa Timo. Hindi naman good yung Timo mga maninay. May iba na good, pero may marami mga maninay yung hindi good sa Timo. So, ilagay ko ito dito yung plastic bag na to. Tapos bukas, i-ano natin to, itapon natin itong box na to or ito din. Ilagay natin yan para sana ba yung manual nito eh. Pero kung sabihin naman safety mga inday mga dudong, pero dati siguro yes, safety dito sa Finland. Pero sa ngayon kasi marami ng mga mahanmutaya, so hindi na talaga. Kasi yung mga kung finish lang halos lahat dito mga maninay, masasabi mong safety kasi ano sila mga maninay. Basta ano sila mga inday mga dudong. Pero pag sabihin natin mga foreigner din, foreigner, klase-klase na kasi iba-iba na yung mga tao dito sa Finland mga maninay. Ganon, ilagay ko ito muna dito sa center of the bread para... Ay, sorry. Ito na ito. Para bukas, bitbitin ko na lang sa umaga mga maninay. Kasi pag hindi ko yan ilagay dyan ngayon mga maninay, bukas ng umaga tinatamad ako, hindi wala na. Diba? Hindi natin makuan, hindi natin ma-wait. Itong ano dito. Ay, Diyos ko. Inuunti-unti ko nang inaano nililinis. Pero maliit lang naman tong bahay namin mga maninay. So, chokes dugo. Maano na. Mabilis lang to linisan. Sabi ni Dudong magpa-music daw ako. Ano na ipapa-music ko dyan day? Oy, parang pag-music talaga day, wala akong gana. Bukas pa doon. Maraming tao dito bukas mga maninay. Kasi ano sa tawag dito. Weekend, mayroon na naman nagbabarbecue doon. No? Kami ni Dudong, pagtira namin dito, ano pa? Isang beses? Dalawang beses. Kami ni Lakeng yung nagbarbecue. So ngayon is doon ako sa... Ano kwarto natin, isasarado na natin itong mga ilaw. Tapos dadalhin na natin itong ating init na tubig. Ayan. Wait lang, i-off ko muna yung ilaw dito mga maninay. Hindi ko ma-off kasi nagbit-bit pa tayo ng camera. Nagbit-bit pa tayo ng tea. So dito ako mag-scroll-scroll lang.
Gustuhin ko mang mag-edit, pero hindi kaya ng aking ulo, hindi kaya ng aking mata, mga maninay. Gusto ko lang mag-relax lang kasi bukas busy na naman ako. Bukas na natin ilalagay yung ano na yan, mga maninay, ha? Ito, papel na to. Extra yung binili ko kasi alam niyo na, I love extra brand, mga maninay. Habang natututbrush ako, nakatingin ako dyan sa mukha ko, mga maninay. Iniisip ko, ano kayang ginawa ni Dudu ngayon, day, no? So, pwede na tayong mag-relax, mga maninay. Pwede na tayong matulog. Hindi ko lang to dito, hindi ko lang siya sasaraduhan, mga maninay. Kasi wala naman siguro maakyat dito, day. O, diba? Imposible may aakyat pa dito, mga maninay. Imposible naman. Siguro kung gagamit sila ng ladder, yan, makakapasok sila. Pero pag ganito, uy, Ginoo ko, sobra na po na, day, uy. Okay. So, it's time to sleep, mga maninay. Hindi pa ako mag-i-slap, mga maninay. Mag-i-scroll pa lang ako. So, dito na tayo sa higaan. Hello, mga inday, mga dudong. Good morning! Good morning sa inyong lahat. Ang aga-aga dahil naligo na ako, hindi ko pa naayos yung aking higaan. Tapos, lang, sabihan ko kayo sa nangyari sa akin kagabi, mga maninay. Hindi na ako nag-film ng mag-film naman kabisag alas 12 sa kagabi. Uy. So, kagabi para mga maninay, ito yung natulog ako mga 11 o'clock. Tapos, ang nangyari, yung pang-ano ko ng buhok ko, hindi ko pa na, nilagay ko kasi doon sa lagayan. Ang nangyari, mga maninay, nagising ako ng 3:30. Ayan lang po yung ng oras. 3:30 pala, mga maninay. Tapos, ng umaga. Tapos, dahil alam nyo ba, nakabalik ako ng tulog, 5 o'clock. Tapos, nagising ako ng 8 o'clock, mga maninay. Tawag na tawag si Dudong sa akin, hindi ko nasagot, mga maninay, kasi nga, nalit ako si Dudong ninyo. Gigising yun, mga maninay, 6 o'clock kasi na yung mata niya talaga ng 6 o'clock, mga maninay. So ngayon, inayos ko muna dito, maaga pa ba itong 9 o'clock na rin. 9 o'clock na talaga, mag 10 o'clock na, mga maninay. Kumbaga, maaga ako naligo kasi yung bisita ko nga, mga maninay, is maaga siyang darating dito sa bahay. So ang gagawin ko is mag-vacuum ako, mag-mop ako. Nauna ako naligo para kahit nandito na yung bisita ko, mga maninay, fresh from the farm na tayo, di ba, day? Maraming buhok, mga maninay. Maraming buhok natin. So, ganyan ako, mga maninay. Pag malayo talaga si Dudong, hindi ako masyadong nakakatulog. Ano ba? Tapos, ang ano ko pa, mga maninay, is yung ilaw. Binuksan ko kasi yung ilaw ng Apolinario Mabini, mga maninay, yung ilaw na yan. Tapos, hindi ako sanay, mga maninay, na may ilaw habang natutulog. Hindi talaga ako sanay sa ganyan, mga inday. Kaya, na-off ko na lang yan. Natatakot kasi ako, day. Natakot ako, mga maninay, pag inaano ko, pag ino-off ko lahat ng ilaw, natatakot ako, day. Wala namang wak-wak dito, eh. Wala naman, hindi naman talaga totoo, mga maninay, na may wak-wak. Ino-off ko. Wala lang, guni-guni ko lang, day. Kaya yun, mga maninay, hindi ako nakatulog ng maayos, may bisita ko ngayon. Kailangan kong gumising kasi, day, wala pala kaming luya. Ayan pala yung aking ngayon, mga maninay, walang kamatis kasi mag-i-escabeche ako, mga inday. So, ang pala ngayon is purong isda, wala masyadong karni. Mayroon karni, mga maninay, mag-i-lechon paksiw ako. Pero kasagaran talaga, yung lulutuin ko ngayon is yung isda. Ay, hiningal man ako, day. Uy, kunin ko muna yung isda dito, mga maninay. Tapos, pagkatapos nito, magbabacuum na ako ng bahay, maglilinis ako ng bahay, magmamap para hindi nakakahiya sa bisita natin. Maganda naman yung ating panahon ngayon, mga maninay. Ayan, medyo okay yung weather natin. Pero bibili ako ng lamas doon sa kabila, doon sa baba ng train station. Kasi pag doon mismo sa train station, mga maninay, mahal. Mahal doon. Yan talaga yung napansin ko. Ilalabas itong ito. Tapos, itong hito. Dadagdagan ko pa ba itong hito na to? Ayan. Tapos, itong isla na to kasi mag-i-scabitchi din ako. Ayan, i-scabitchi natin yan. Isang ganyan, tapos, ganyan, mga maninay, para sa, tawag nito dahil, para sa ginataan. Tapos ito, magpipirito siguro ako nito, mga maninay. Dalawang ganito. Ayan yung aking lulutuin. Ganyan lang, mga maninay. Tapos, lechon paksiw. Okay na yan, dahil. Mayroon naman ganito. Tama na siguro, kasi tatlo lang naman kami, mga maninay. Tapos, kung lulutuin ko pa itong isang ganito. Ay, meron din palang shrimp, day. Meron palang shrimp. Pero konti na lang itong shrimp na ito, mga maninay. Bitin ito. Bitin ito, mga maninay.
Iperito ko na lang din ito para dito sa isa pang escabeche. Ayan. So, mayroon pala kami mga isla. Minsan mga maninay, nakakalimutan ko na yung laman ng freezer natin. So, mas mabilis maubos sa akin mga maninay yung ano, yung baka. Grabe ka baka. So, ito yung aking mga lulutuin. Ipapagawas ko lang ito. I-dedefrost ko siya dahi. Ayan, i-dedefrost natin dito. Ilagay natin dito lahat. Ayan. So, yan. Hindi ko pa na ano kasi salad lang naman yan mga maninay. Tapos, kunin pa natin yung isa. Ito. Ayan. So, ngayon is magbabakyum na ako mga inday. Magbakyum na tayo. Hindi pa naman ako magluluto agad-agad kasi darating si ano si Shagilid mga maninay ni Faye's ano pa alas 4 pa ng hapon. So manayo pa mga maninay. So si Sayan ipapaano ko muna sa kanya, snack muna siya ng pansit kandong kasi ako hindi pa naman ako kakain dahil so yun, ang gagawin ko is magpapainit muna tayo ng tubig. Pasensya na kayo mga maninay kung dito pa tayo sa loob. Pero but don't worry kasi lalabas tayo ngayon mga maninay. Kasi wala din kaming Coke, wala kaming Sprite, wala kaming mga drinks dito. So sabi ko din kay Saya na magano siya. Kasi mayroon pa kaming drinks doon kina, ano, kina Linefe, kay Shagilid na, ano, na hindi namin nainom last time, dala ko yun. So sabi ko sa kanya, pakidala na lang dito kasi wala na kaming drinks dito. Kasi nga, diba mga inday, pinadala ko dun sa Pilipinas. Lahat ng drinks namin pinadala ko sa Pilipinas kaya wala na. So hindi pa kami nakauwi ng Estonia mga maninay. Kasi kung nakita niyo doon sa previous vlog ko na may problema pa, hindi pa dumating yung aking residence permit mga maninay. Permanent permit mga inday, mga dudong. Pero sabi nila, inaano ni dudong, paano na daw, parating process na daw mga maninay. Hindi katulad nung dati mga maninay, yung residence permit ko ang bilis. Eh ngayon kasi mga maninay, ano, permanent permit, tapos ano siya mga maninay, tawag nito ay family ties mga inday mga dudong. Pero hindi ako ano Finis citizen mga maninay. Magkakaroon lang ako ng Finis citizen kung mag-exam ako mga maninay. So wala pa naman akong balak. Wala pa naman akong balak dahil and then medyo mahirap mga maninay pag mag-exam ka ng Finis citizen. Pero si Dudong mga inday, nakuha niya na yung sa last vlog natin na nakapasa si Dudong ng Finis citizen. Sabi ko nga kay Dudong, baka ibigay mo na lang yan sa akin. Oy, si Dudong kasi mga maninay, ano, marunong na kasi din siya sa ano, sa Finis. Ang tagal niya dito, 16 years. Kaya ganun si Dudong mga maninay. Nakuha niya na agad. Alam niyo dai, kita niyo yung aking ano, ito doon sa Pilipinas, grabe ang ano nito. Guot sa akin, pero pag dito na mga maninay, wala na. Ganito na siya kaluag. Pati ito, oh. Oh, wala na dai, grabe na kaluag. So, habang nag-aantay ako mga maninay, mag-ano muna ako, magbabakyum muna ako, tapos mag-ayos ako na aking mukha. Magkuan tayo. Kilay slide tayo mga maninay. At least nakaligo na ako, fresh from the farm na tayo. Alam niyo ba mga maninay, nakabihis ako dai. Hoy, ginoo ko. Kasi binuksan ko yung ano namin, yung tawag nito, yung tubig. Kasi nga, nagbrush ako dito. Ayan o. Nagbrush ako dyan. Hindi ko na yung papatuyuin pa talaga mga maninay. Kasi tutuyo naman yan siya sa kusan yung ano. Tapos, pagbukas ko sa shower mga maninay, napunta dito sa akin, nabaliktad. Kaya nagbihis tayo dahil yun o. Yun yung aking damit, yung puting damit ko. Di ba nagputi ako? Push yun ha. So, yung mga damit ko is pabalik-balik lang kasi same color lang mga maninay. Black, white. Kasi nga, gusto ko pag mag, ano mga maninay, gusto ko sa vlog ko mga maninay, yung plain na lang na mga t-shirt. Wala masyadong mga printed, yung ganyan. Ayaw ko na mga maninay. Tapos, sa kabisihan ko, nagpainit ako ng tubig kasi inom ako ng tea. Ang nangyari, mga maninay, hindi ko pala nalagyan yung tubig, yung mainit tubig sa akin tea. Ay, hinoo ko. Puri agaba, mga maninay, sa dami mong, ano, trabaho. Araw-araw naman sana ako naglinis day, pero bakit ganun? So ngayon, isaalis tayo, pupunta tayo doon sa ano, baba doon sa malapit kina Isel kasi dai, nahihiyan ako diyan sa ano, sa diyan, sa train station. Pero diyan sa train station kasi mga maninay, mahal din diyan. Mahal din diyan mga maninay, kaya ayaw ko din bumili diyan kasi mahal. May nagtanong pala sa mga vlog ko, ano daw name nitong ano na to? Isda na to. Hindi ko alam mga maninay, anong name nitong isda na to? Paki-ano niyo nga ako? Paki-correct nyo nga ako mga maninay kung anong pangalan nitong isda na to. Eh, basta. Hindi ko alam din. So, yung hito na yung alam ko dahil kasi yun nga, nakatera kami sa ano, nakatera tayo sa isdang tabang. So, ang mga alam ko lang mga maninay na isda is isdang tabang. Tabang ba ng mga isda, dili, mga hito, mga pantat, uglain pang mga mananap. Yan yung aking alam. Pero yung mga
dandaga, tulak, mukalam-alam yan, mga maninay. So, itong lechon paksiw ko, mayroon pa naman ako dyan. Ano, mayroon pa ako doon sa freezer natin. Ilalabas ko din yun para, ano, ilalagay ko din dyan kasi mag-lechon din ako, mga maninay. So, ito yun. Ito yung aking lechon paksiw. Ah, ito yung aking tatar. Ito yung aking rice ngayon. Pero ito yung ating lechon na ilagay ko din. Ilagay ko din dyan yung lechon paksiw na leftover namin kasi nga nilalagay ko yung pagkain dyan sa freezer natin, mga maninay, na hindi naubos. Kasi sayang, nangihinayang ako, mga maninay, kasi nga doon sa amin nga nahihirapan sa tumangkalisod sa ulam. So wala kami masyadong ano dito, pagkain, mga maninay. Yung ano na yan, itong cake na to, itatapon na natin to kasi ano, matagal na to dito sa ref. Pero sayang man, wala na to de, ilabay na natin to. Itapon na natin ito, mga inday. Magtatapong kasi ako ng basura ngayon. Ayan. So, chokes to go na. Inaantay ko lang yung message ni, ano, ni Sayan, mga maninay, kung saan na ba siya. Or, kung medyo matagal pa siya, mga maninay, punta na tayo sa labas. Inaantay ko lang ito na, maano, mukuan ba? Mubahaw. Para na, mga maninay, mintras, sayo-sayo pa yung ating, ano, alis na tayo, day. So, hindi na ako magdala ng powerbank. Para matapos na ito lahat, tapos mag-asikaso na ako dito. Actually, marami pa namang oras, pero tawag dito. Dala tayo ng cellphone kasi baka tatawag si Sayan. Para hindi ako magmamadali mamaya, magtapon pa ako ng basura, mga maninay. Saglit lang. Anuhin ko na lang ito. Ang importante, nakalinis na ako dito sa bahay. Hindi pa ako nakapagkapi, mga maninay. Sabi ni Donong kagabi, mga maninay, bago daw ako lumabas, i-check ko daw lahat kung dito na ba. Kasi lalo na yung pinakasusi ko kasi malayo daw siya, mga maninay. Hindi siya agad-agad makareskyo sa akin. Kaya sabi niya, dapat bit-bit-bit-bit mo yan. Eh, na-stress ako kay mama, mga maninay. Nagkamali daw yung ano namin, tagagawa ng bahay, mga maninay, doon sa kahoy na in-order namin. Kasi ang price nung baluster na yun, mga maninay, is una, sabi, 18,000. Ede, nagkamali daw, mga maninay, naging 34,000. Sabi ko sa kanya, wala akong pera sa ngayon. Kasi, alam nyo ba, day, ang laki-laki ng aking ano ngayon, yung tax ko, mga inday. 3 months ako nagbabayad ng sobrang laki ng tax ko, mga inday. Baka sabihin nyo, eh, baka hindi ka nagbayad ng tax mo. Every month ako nagbabayad, mga maninay. O sige, yung month ko, mga maninay, sobrang laki din. Kung andyan sa atin, mga maninay, siguro sa 3 months ko na pagbabayad sa every month ko na sa every month ko na tax, mga maninay, makakabili na tayo ng lupa dyan sa Pilipinas. Pero ngayon, mga maninay, ano, pinabayad ako ng 3 months ng tax ko kasi parang ano daw, sabi doon na over daw sa parang minimum na income sa one year. Ganyan yung sinabi sa akin, mga maninay. Kaya ang nangyari ngayon is lahat ng sahod ko, ng 3 months ko na sahod, mga maninay, lahat. Talaga wala akong pera sa ngayon. Aaminin ko sa inyo, mga maninay, yung sahod ko talaga ngayon, ang matera sa akin, 500 euro. So, diba? Ganyan, mga inday, mga dudong, kasi nga, lahat ng halos ng sahod ko is ibabalik ko doon. So ganyan dito sa Finland, mga maninay. Kayod ka ng kayod kayo sa nagsasabi sa akin, bakit hindi ako kumayod ng tatlong, ano, wala naman daw akong anak, hindi daw ako nagtatrabaho, ganito ganyan, dapat daw magdubli kayo daw ako, ganyan. Dahil kahit na 5-5 ano pa yung ano mo dito, trabaho mo dito, kahit gano'n mo pa kakuskus, kukunin din yan ng tax. Kasi kung malaki yung income mo, malaki din yung tax mo, day. Ganyan dito, mga maninay. So parang useless lang, mga inday, mga dudong. Hindi naman useless kasi pag wala mo, nakakatulong ka din naman, mga maninay. Kaiba eh, ako din nung dati. Pero yung sa akin kasi, mga maninay, nung umpisa nang dumating ako dito sa Finland, nakakuha lang ako doon sa Kela, mga 5 months. 5 months, 8 months. Ganyan, mga maninay. Hindi umabot ng 1 year. Tinanggal ng ano, support ng government dito. Pero yung school ko, mga maninay, hindi ko din naman masasabing ano, talaga yung school ko free kasi nagbabayad naman ako every month ng tax ko, mga maninay, di ba? Ganyan. So, huwag nyo akong i-judge na sabihin nyo wala akong trabaho. Kasi kung wala kang trabaho, mga maninay, hindi ka magbabayad ng tax mo. Kaya ang dami yung ano, mga maninay, na bakit hindi ako magtrabaho, 3, 4, 5, kaya nga daw ng iba. Eh, bakit ipupush ko yung sarili ko? Eh, nagbabayad na ako ng ganyan kalaki, tapos doon na naman ako sa kabila, sasakit na naman ang ulo ko ng tax. Ganyan, mga inday, mga dudong, ang nangyari sa akin ngayon. Magbayad ako ng 3 buwan. So, last na lang siguro ito na bayad ko. And the next month, eh, alam nyo naman, mga maninay, yung social media din, mga maninay, hindi tawag nito, eh, hindi stable.
hindi stable mga maninay yung ano natin, pero at least mayroon pa rin tayo, day. Mayroon pa rin tayong sahod mga maninay. Hindi pa rin tayo nag mumukmuk sa bahay na wala naman tayong makukuha, di ba? Ganun. So mayroon pa lang tao dito sa likod. Saglit lang, itapon ko muna itong aking basura mga maninay. Ilagay ko ito doon lahat dito sa ano, sa karton na to, kasi mga karton naman to lahat mga maninay. Ito yung nilagyan natin sa ating kunin ko muna yung cellphone ko, baka si Sayan tumawag na sa akin kasi bibili pa ako ng ano, kailangan doon sa bahay, kamatis, luya, paprika, ganyan. Hindi na ako magpapansit siguro mga maninay, or magbibihon ako kasi masarap yung bihon, parang nag-crib ako ng bihon mga maninay. So yan yung masasabi ko sa inyo mga maninay, ha, dito sa Finland, kung wala kang trabaho, hindi ka magbabayad ng tax. So ako, kasi nagbabayad ako ng tax mga maninay, nagtatrabaho din ako niyan mga maninay. Basta hindi ka makakalusot dito sa Finland mga maninay, yung income na hindi ka magbabayad ng tax, hindi ka makakalusot dito. Ganyan siya mga inday, mga dudong. So ngayon is, sabi ko kay mama, wala akong pera, ganun kalaking pera ngayon. Wala. Sabi ko kung ano, ibenta nila sa iba yan. Kasi nag-expect ako na ano eh, nag-expect ako mga maninay na ganun lang kaliit yung babayaran ko. Tapos, wait lang. Lagay ko muna ito. Bili na lang ako ng bihon, day. Kasi parang gusto ko din kumain ng bihon mga maninay. Tapos, ganyan lang mga maninay. Ayan, butoy, na-stress ko mga inday. Na-stress ko sa, ano, sinabi ni mama. Ah, magyaw-yaw talaga ako, day, kasi ang expectation ko is okay lahat yung bayronon ko. Tapos, ganun lang pala. Diba? So, ngayon, is pupunta na ako doon sa may, ano, sa, baka dito na lang ako, nawala yung gana ko mga maninay sa pag, ano, sa pag, vlog ngayon, ay. Na-stress ako sa, ano, sa sinabi ni mama. Dumating na daw yung ano, in order ko daw. Ang layo-layo ng diferensya mga maninay, 18,000, tapos biglang pumunta sa 34,000. Sabi ko, wala, uy, grabe naman yan, dito na lang ako, day. Baka doon sa Japanese store, mayroong bihon doon, or mayroong sutanghon. Japanese store kasi, mahal eh. E magbabayad pa ako ng box ko mga maninay. Kaya sabi ko kay mama, ay, hindi ko yan kaya sa ngayon. Kagabi pala mga maninay, tumawag si Dudong ninyo. Tapos, ang nangyari, kaya pala grinab ni Dudong yung trabaho na yun. Sa totoo lang mga maninay, sabi ni Dudong, hindi ko gusto itong ano na to kasi napakalayo. Ayaw ko din na magtrabaho talaga sa malayo. Kaya grinab yan ni Dudong mga maninay kasi ngayon, kagabi ko pa nalaman na gusto niya tulungan ako sa bayarin ko sa tax. Ang gagawin niya mga maninay, yung sa pera niya, ilalagay niya doon sa pera ko para ibabaya doon sa tax ko. Ganyan mga maninay. Sabi ko sa kanya, no need, kasi kaya ko pa naman. Sabi ko, yung pera na yan, ilaan na lang natin doon sa tubig na inano din doon sa kapitbahay, ginoo ko eh. Hindi naman siya masasabing big problem mga maninay. Kaya lang, nakaka-stress mga maninay. Nakaka-stress yung ganyang kalaking bayarin agad-agad na okay lang naman siguro mga maninay kung ano, di ba? Kung sasabihin ganito kalaki agad, ano agad natin eh. Ay, basta dai, uy. Na-stress ko kadali mga maninay, pero kaya. Tuloy ang laban mga maninay. Anuhin pa rin natin. Mag-continue pa rin tayo sa buhay natin, kasi kung mag-ano din tayo mga maninay, magpa-stress tayo buong araw, walang mangyayari. Pero in fairness, naawa ako kay Dudong ninyo mga maninay. Kaya pala umalis ng ano. Kaya pala nagtrabaho ng malayo dahil lang doon sa tax ko para matulungan ako. Tapos yung bahay kasi mga maninay, ito, ako kasi din nagbabayad. Sabi ko sa kanya, hanggat kaya sa aking sahod, babayaran ko. Ganun. So nag-advance na kami ng bayad. Mga maninay, okay na lang, buti na lang, naka-advance na kami ng bayad. Kasi sabi ko, hanggat okay pa, magbayad na tayo. Ganyan, kasi next month mga maninay is magpunta kami ng hospital, kaming dalawa ni Dudong. Ganyan yung ating ano. Pero thank you Lord pa rin kasi nakaka-survive pa rin tayo. Ewan ko kung anong reply ni Mama kasi binakbakan ko si Aramina ng Agusan Mars, day. Oy. Sabi ko sa kanya, kung gusto nila, ibenta nila yung kahoy na yan, yung baluster na yan. Kasi grabe naman yan, ang layo naman ng binagsakan. Ang laki naman ng inanoan, tinaasan. Umano agad ng 30,000, unsa naman na. Hindi naman na maayo.
Pero sige, sige na. Di na ta magsige garaga. Di na ta magsige kuan katawag gihapon ta day. Kasi pag may mga ganyan mga manina, hindi naman everyday din mga inday mga dudong na may stress tayo. Minsan mga inday, akala niyo lang dito na ano, hindi tayo may stress sa pera. Sus day, mas malaki yung stress namin dito sa pera day kasi yung bayarin pag mayroon ng mga papel mga maninay na darating, bill na yan. Halos everyday mga maninay mayroong bill na darating. Kaya yung pera mo dito kahit gano'ng padlin kalaki ng pera mo day, walang milyonaryo dito mga maninay. Walang mayaman dito day, pantay-pantay. Ang pinakaganda lang din dito sa Finland mga maninay, kung professional ka man, hindi ka man professional, mayaman ka man, hindi ka man mayaman, pantay-pantay yung buhay dito mga inday. Yan lang din yung pinakagusto ko dito sa Finland mga maninay. Yung walang special treatment, iba dyan sa atin mayroong special treatment. Day, dito wala. Ang aga ko pa mga maninay. Ang aga ko mga inday, mga dodo. Ang aga kong naglakwat sa mga maninay. Uy, ginoo ko. So, saan ba ako nito ano pupunta? Doon na lang siguro sa ano, sa Itori, doon na lang ko siguro bibili doon sa co-market day. Uy, doon kasi sa co-market na yun, mahal. Kaya ayaw ko din doon. Sige na lang, uy. Diretso na lang tayo doon, mga maninay. Tingin na lang ako ng paprika, tapos kuha na lang ako ng bihon. Kasi yung bihon, mga maninay, gusto ko kumain ng bihon ngayon. Alitsi dyan sa ano, dyan sa co-market, dyan sa loob. Pero basta sa loob ng train station, mga maninay, mahal talaga yun. O, bumalik na naman tayo dito sa ninakawan tayo. Buti hindi nanakaw yung dito. Pero grabe din yung pagkabagkot. Paano ba yan? Paano yan nakawin, mga maninay? Ang ano? Ang grabe yung pagkalagay. Tingnan ko nga, dito na ba si Sayan, day? Ano ko muna? Check ko muna, mga inday, mga dudong ko. Andito na si Sayan. Kasi baka nag-message na yun, baka tumawag na yun. Hindi ko pa naman yun nabigyan ng ano, ng address namin, mga maninay. Okay, dito na tayo. Oh. Alas 10:28 pa, mga maninay. 10:28 pa, mga inday, mga dudong. Pero sige lang, para maaga tayo mag-ano, maaga tayo matapos sa mga kailangan natin sa buhay. Ay, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo ba yung Estonian store din, mga maninay? Kilala na nila ako day. Tumatawan na sila mga maninay. Tinatawanan na nila ako kasi everyday ako sa Estonian. Ang sarap kasi magbihon. Parang gusto ko magbihon day. Sige na lang, uy, magbihon na lang tayo. Then dyan na lang tayo kukuha mamaya ng ano, ng mga Ricardo. Ayan oh. Wala pa masyadong tao. Wala po masyadong tao day. Uy, grabe naman ni Kalinaw. Eh, ano pa kasi mga maninay, ting klase din ngayon. Pero Vicon Lopo ngayon, mga maninay. So, ano, mamaya hapon, mabibo na to dito. Okay, bye-bye muna. So, tara na mga maninay. Ano na tayo? Alis na tayo dito. Tapos, punta na ako doon sa, ano, sa kabila. Hindi na ako dito, doon ako sa baba ng train station. Doon ako, lasing man si Maninoy, ang aga-aga. Ano kaya kung dito na lang, day, para hindi na ako malayo, mga maninay. Tapos, antayin ko na lang si Sayan dito, diba? Kasi pag lalayo pa ako, mga maninay, doon pa ako sa baba, ay, nakakapagod doon. Dito na lang ako, day. Kasi hindi pa ako nag-copy, mga maninay. Wala pa ako masyadong energy. Kaya wala pa akong ano, hindi pa ako makapag-copy. Kapangso na ba, oy? Dito tayo sa kabila. Tugal ni Sayan, sabi niya sa akin, maaga pa daw dito na daw siya, day. Eh, wala pa hanggang ngayon. Meron akong ganyang damit, day. Oh. Suot ng babae na. Suot ng babae na yan. Doon tayo sa kabila papasok. Okay. Mga magaganda yung ano nila, damit, oh. Sa ano to, mga maninay? Sa UFF. Pasok tayo dito. Kamatis, Lulia. Yan lang naman yung kulang sa akin. Ayan, oh. Doon tayo sa co-market. Saitori. Dito ko na lang si Sayan. Antayin siguro, mga maninay. Sabihin ko na lang sa kanya kung saan siya. Wait lang, misis muna natin. Mga inday, mga dudong, meron ako nakita ditong sugar.
Dito ako bumili sa ano na to. Ayan, mayroon ako nabili actually. Tapos, mayroon ako nakita dito. Mayroon dito mga maninay, stevia, sugar. So, ito, nakikita ko ito sa mga nagkikito diet, mga maninay. 400% fiber. Ayan. So, maganda sana siya dahil, pero napakamahal din niya mga maninay. Alam nyo ba kung magkano ito? 6.45 euro mga maninay. Itong stevia. Ang mahal. Pero one day, bibili tayo ng ganyan. Tapos, meron din dito mga maninay. Meron din isa dito. Ito. Ito yung parang magic sugar mga maninay. 65. Tapos, pangkapi siya mga maninay. Ito, ano lang siya? 1 euro and 39 centavos. Pero pwede ko siyang i-try mga maninay. Let's see. Kasi ano din to? Stevia din siya mga maninay. Kuha tayo ng ganyan para kung gusto natin mag-sugar. Let's see. And then ibalik ko to. Yung stevia na yun mga maninay, maganda sana. Pero 6 euro man siya, day. Mag-ano? Walang 7 euro mga maninay. So, ayan ah, minisis ko si Sayan kung saan na siya. Malayo pa pala siya, day. Sabi ko sa kanya, okay, ano din, maaalis din naman ako. Buti na lang din, maaga akong umalis mga maninay. So ngayon is, bibilihin ko is, yung ano na lang, Coca-Cola na lang natin mga maninay yung bibilihin natin. Dito tayo sa, ano, sa Coca-Colahan dito. Hindi na ako pumunta doon sa kabilang store mga maninay. Dito na ako dumiritso. So, tara na. Nakaalis na ako mga maninay. Wala pa pala si Sayan, Diyos ko. Nag-aga-aga pa akong umalis eh. Wala pa pala. So, at least mga maninay, nakapag-walking na tayo, nakapag-trabaho na tayo ng maaga pa. Kasi, may nagsabi nga sa akin mga maninay, bakit daw hindi daw ako nag-film nakasama yung mga kaibigan ko. Para masaya naman daw, para mayroon din naman daw ibang tao sa aking vlog. So, ito yung rason mga maninay. Ayaw ko na may makasali sa mga vlog ko mga maninay. Sorry kung ano, kasi mas easy sa akin mga inday, mga dudong, na mag-film ako, na ako lang mag-isa, mag-edit ako, na ako lang mag-isa. Ayaw ko ng marami mga maninay sa vlog ko. Kasi mas mabilis ako dahil wala akong masyadong ano, ini-edit, wala akong masyadong kinakat. Ganyan. So, pasensya na kayo kung nauumay na kayo sa mukha namin, dalawa ni Dudong. Basta, kung mayroon mamasali ng mga kaibigan ko, mga maninay, minuto lang talaga. Pero, halos lahat ng mga vlog ko, mga maninay, is nakafocus sa amin lang, dalawa ni Dudong. Ganyan. So, kung uwi man ako ng Pilipinas, mga maninay, family ko lang din, mga inday, mga Dudong. Ganyan. Tapos, hindi din ako basta-basta magsali ng ibang tao kasi natatakot ako dahil baka ipadelete or, di ba? Kasi nga, na-try ko na yan mga maninay na mayroon akong video na pinadelete kasi nakasali sila doon. So, hindi lahat mga maninay na mga tao na okay sila sa social media. Gusto nila nang mayroon silang privacy mga inday. Kaya, ginawa ko, dinelete ko mga inday kasi karapatan nila yun mga inday, mga dudong na umayaw. So, busy pa yung mga tao day. Busy pa sila sa kaka-refill sa mga stock nila. Ayan oh, doon sa loob. So hindi muna ako mga maninay magkuan. Punta doon sa taas. Ang importante nakapag walking na ako, nakapag exercise na ako ng napakaaga pa lang mga maninay. At least fresh na din ako. Active na ako mga maninay sa umaga. Thank you Lord. Pabalik na ako ng bahay mga maninay. Mga maninay, naiyak ako. May bata, day. Indian siya, day. Ayun, oh. Indian siya, mga maninay. Tapos, yun yung bata na yun. Parang kapitbahay namin siya. Tapos, nung nakita niya ako na nag-film, sabi niya, hi, hi! Sabi niya sa akin, ako na yung nagpa-vlog, sinabi niya dun sa mama niya. Tapos, ngayon, yung mama niya, mga maninay, sabi niya, pwede ba kayong mag-picture dalawa? Kasi, sinasabi daw nung bata, mga maninay, na nagpa-vlog nga daw ako, mga maninay. Mayroon daw vlogger, dyan daw, sa kapitbahay lang daw namin sila. So, ngayon, mga maninay, is birthday niya. Sabi ko, happy birthday! Sabi niya, thank you. Kung alam ko lang na birthday niya, binigyan ko na ng candy. Yung mga bata kasi mga maninay dito, kaligayahan nila candy. Ganyan, ay, ang cute ng bata. Bibigyan ko yun mga maninay pag maano ko. Makita ko yun ulit. Maglagay ako dito sa bag ko ng candy mga maninay. Tapos bibigyan ko yun. Mga bata talaga sa akin, day. Alam nyo yun?
dikit talaga sila sa akin, mga maninay. Basta pag may mga bata, lalo na dyan din sa apartment namin, may mga kasabayan ako dyan ng mga bata, gumagaling sa akin, maano ko sa mga bata, mga maninay, mabilis yung attachment ko sa mga bata. And then, sa mga matanda din, yung mga matanda na mga lula na talaga, mga maninay, mayroon din ako na trainingan isa na mga sa matanda, mga maninay. Yung matanda naman na isa, mga inday, mga dudong, gusto niyang dalhin ako. Dalhin ako dun sa bahay nila, day. Kasi gagawa daw kami ng ano, yung parang yung mga ano, mga maninay, handmade na mga towel, yung parang ganyan, kasi mahilig sila sa ganyan dito, mga maninay. Yung parang magtahi-tahi sila, ganun. So, restaurant pala yan? O school? School nga eh. Yung school dito, libre yung pagkain nila, mga maninay. Libre yung foods nila dito. Ay, ang cute ng bata na yun, day. Ang saya ko. Thank you, Lord! Ang saya ko ngayong umaga! Nahag ko yung bata, mga maninay. Tapos nagpicture kaming dalawa. Ganun. Wala, saya ko, day. Naka-smile ako ngayon. Tatawagan ko si Dodong pagdating ko doon sa bahay. Kasi kanina, pag ano ko, mga maninay, pagtawag niya sa akin, andoon na siya sa taas. Doon na siya sa rooftop, mga maninay. Inumpisahan niya na yung trabaho niya para daw maano, mabilis matrabaho. Kahit umulan, mga maninay, hala, kuskus pa rin si Dudong, mga hindi, mga Dudong, nagpupukpuk din dahil siya. Buti na lang pinadalhan ko yun ng maraming damit. Ayaw pa niyang dalhin, day, kasi sabi niya, bakit daw hindi naman daw siya everyday nagbibihis. Bakit hindi pwede? Kailangan mong magbihis. So naman ka si Dudong, makunti lang yung labhuno namin, mga maninay, kasi si Dudong hindi everyday umano nagbibihis. Kasi yung damit niya, matulog siya, mga maninay, hubad. And then, pagbalik niya, yun pa yung minsan nga, hindi na yun magdadamit, mga maninay, pag uwi niya ng bahay, pag kami lang, ganyan. Pero mga maninay, yung mga Indian, sa totoo lang, mga magaganda. Magaganda sila. Ang cute ng bata, day. Ay, ang tangos ng ilong, ang bango. Dalawa silang, mga maninay. Dalawa sila ng kapatid niyang ano, lalaki. Aha, okay. So, dito na tayo sa bahay. Doon ako iikot, mga maninay. Okay. Kasi ang lakas ng music eh. Si Agnes sana, mga maninay. Papuntahin ko dito. Kaya lang, klase pa yung si Agnes. And then si Agnes hindi makakasabay sa amin, mga maninay. Kung kami lang dalawa, okay? Pero pag mayroon din ako mga kabisita, lalo na mga Pilipino, mga maninay, of course, nagsasalita tayo ng sarili nating wika. So si Agnes, mga maninay, na bibihain siya. Ayaw ko na maramdaman niya ni Agnes, mga maninay, na mabibihain siya pag nag-uusap kami. Ayaw ko. Kasi bisita ko yun eh. Eh, si Agnes, pagdating sa English, mga maninay, mga hindi din siya masyadong makakasabay. So pag andyan si Caleb, yun, nakakasabay siya kasi nagrarasyan si Dudong ninyo. Kasi sila Dudong, mga maninay, ano, hindi si Dudong Russian ha, pero sa Estonia, mga maninay, never lang yung Estonia at saka Russian. I think mga 3 hours, 4 hours train, ganyan. Pero ano, sa school nila, mga maninay, mayroon silang ano, mayroon silang subject na Russian. Kaya marunong sila mag-Russian si Dudong ninyo, mga maninay. Pero si Dudong pure siya na Estonian, ganon. Hindi siya Russian. Si Mama Estonian, si Papa Estonian din. Pero hindi ko na naano, hindi ko na naabutan yung biyanan ko na lalaki. Siguro kung naabutan ko yun, day, mas masaya. Mas masaya kung naabutan ko yung biyanan ko na lalaki, mga maninay. Biyanan ba? Biyanan pa rin ba ang tawag niya, mga maninay, sa lalaki? Tama ba? Ang babae, basta. Ugangan. Ugangan nga lalaki. Kung sa Bisaya pa day ugangan. Ito yung maingay, oh. Doon, paggabi sila, mga maninay, nag-ano dito, nagko-construct. Doon din sa kabila, gabi din, sila nagko-construct doon. Kasi mayroon nga, maraming kinukonstruct dito pag summer time, pag hindi, ano, mga maninay, pag hindi nag-i-snow, pero pag nag-i-snow, wala masyadong ano sila, wala sila masyadong kinukonstruct, wala sila masyadong ginagalaw, kasi nga, winter time, malamig, mga maninay. So, pag summer time, ang mga tao dito, napaka-busy. Trabaho, trabaho, trabaho. Ganyan, mga maninay. So, yehe, uwi na ako ng bahay. Hi. Exercise na ako. Ang saya. Ang saya na maaga pa lang nakapagpawis na tayo. Nakalinis na ako. O diba, day?
pag maaga tayong gigising, maaga tayong matapos ang mga trabaho natin, mga maninay. Ganun yun. Kahapon yung sa last vlog natin doon tayo. Buti na lang ngayon, mga maninay, maganda yung panahon. Hindi katulad kahapon, Ray. Grabe. Ang panahon kahapon, mga maninay. Maulan. Si Charo, sinabihan ko din na punta siya dito. May trabaho daw siya, mga maninay. Kaya hindi siya makakapunta. Ay. Mainit. Ano to dito? Wala. Ah, basurahan din. Basurahan din sa baba. Dito tayo. Dalawa ng Coke yung binili ko. Para ano, para hindi na magpabalik-balik mamaya. Wala pa rin yung sasakyan namin na isa, Day. Hindi pa rin naayos yun ni Bay, no? Dito na tayo sa loob ng bahay. Tapos, pagdating ko dito sa bahay, mga maninay, magtingla na ako ng kape, of course. Yung pinaka-excited sa lahat, Day. Sa umaga, mga maninay, kape talaga yung pinaka-energetic natin. Okay. So, dito na ako sa loob ng PC. Ang buhok ko, mga maninay, ang ganda. Ang ganda ng buhok ko pag hindi pa binabasa. Kung alam niyo lang, mga maninay, pag katapos ko maligo, natatakot ako magsuklay kasi ang daming nahuhulog na nabuhok. Ay, Diyos ko. Baka hindi na naman ito ang namin nabubuksan ko. Mabigat yung bag ko ngayon. Nakabili talaga ako ng bihon, Day. Diba sabi ko sa inyo, hindi ako magbibihon. Pero nakapagbihon ako, mga maninay. Kasi wala lang. Gusto ko lang magbihon. Nag-crave ako ng bihon eh. Pag cheat day ko talaga, lahat ng cravings ko, mga maninay, kakainin ko. Kagabi, Day, alam niyo ba, sa sobrang cravings ko ng samyang, ang ginawa ko, mga maninay, diba, may leftover ako na talong at saka yung tiil ng manok. Yun yung kinain ko, mga maninay. Yun yung kinain ko kasi... Mga Inday, mga Dudong, kung nag-crib kasi ako 8 o'clock ng gabi, sabi ko, pagkain pa ako, ay hindi na pwede kasi bukas, kakain din ako. Cheat day ko ngayon, mga maninay. Pag may bisita ako, dyan ako nag-cheat day, Day. So, tara. Ay, ang bigat kasi may Coca-Cola. Off natin itong kuan. Suga dito. Mamaya ko na iyan. Or, mamaya na siguro yan kasi mabilis lang naman yan, Day. Ano isda? Ipirito ko itong ipirito natin itong ayan itong hito, mga maninay, bago natin si tawag ani Day, uy. Ay, ambot, uy. Ikuan ba? Lagi ng ginata. Magagata ako ngayon, mga maninay. So ito yung ating mga nabili. So ayan na nga, mga Inday, mga Dodong. Ayan na, yung 60 naming kaibigan dito na. So meron pa kaming hinintay. And then, pasensya na yan ha, kasi naglilinis ako, mga maninay. Habang nagluluto ako, naglilinis ako. So, ito yung aming foods. Meron kaming bihon, kasi nag-crib talaga ako ng bihon, Day. Meron tayong shrimp. Tapos, meron tayong lechon paxeo. Meron tayong iskabitsina, yung isda. Ano sa kanyang pangalan, Day? Ang hito? Dili, kani? Iskabitsina. Ito iskabitsina, kuan ba pangalan? Pampano. Pampano, yung nabili ko, mga maninay. Tapos, of course, yung ating ginataang hito, mga maninay. Kasi, di ba, Agusan Mars, Day. Pag talaga, tilapia, yung mga ganyan, yung mga favorite ko na isda. Yes, ito yung ating weather station ngayon. Wala, Juday. Grabe talaga, maulan talaga siya, mga maninay. Subuti na lang, sinarado ni Inday Sayan dito, mga Inday. So ngayon, aantayin lang namin yung isa naming kaibigan para kumain!